kids! It's me again, Teacher Joel, para sa ating aralin sa musika. Ngayong araw, ituturo ko sa inyo ang rhythmic pattern. So ano nga pang rhythmic pattern? Kasi nung nakaraan, pinag-aralan na natin ang mga nota at rest. Ngayon naman, ituturo ko sa inyo ang rhythmic pattern. So pag sinabi natin rhythmic pattern, ito ay binubuo ng mga note at rest na pinagsama-sama ayon sa bilang ng beat o sa isang time signature. So tatandaan lang natin, mga bata, na pag sinabing rhythmic pattern, ito yung may pinagsama-sama na mga nota at mga pahinga na siyang pinag-aralan natin noong nakaraang linggo. Ito pinagsasama-sama ang mga nota at pahinga ayon sa bilang ng beat sa isang measure. So grade 5, pag sinabi natin measure, ito yung nasa pagitan ng dalawang bar line. So ibig sabihin ito yung measure, ito at ito. So itong pattern na ginawa ko o ginawa ni teacher ay nakadepende din sa ating time signature. Halimbawa, in a 2-4 time signature, what does it mean? Meaning, the upper number tells us kung ilang beat ang ilalagay natin sa ating measure. And the bottom number is a kind of note that receive one beat, which means 4 is a quarter note. So tingnan natin yung rhythmic pattern na ginawa ko dito sa pisara. So we have the time signature 2-4. So here, ang note natin ay quarter note is 1 beat. Quarter note is 1 beat, kaya ang total niya ay 2 beat. So tama siya, di ba? Kasi kanina, sabi ko, ang upper number ay tells us kung ilang beat ang ilalagay natin sa ating measure. Here, we have quarter rest and quarter note. Ilang beat sila lahat pag pinagsama natin grade 5? Yes, tama. 2 beat silang dalawa. Here, we have 8 note and 8 note and 1 quarter note. Yung 8 note ay equivalent niya ay 1 half beat. So meaning, kasi dalawa ang ating 8 note, ilan sila lahat? Yes, we have the 1 beat and plus quarter note na isang beat, a total of 2 beat. So here, iisang note lang. Pero, yung iisang note ay may equivalent din siya na tama o tama dito sa ating time signature. Anong note kaya yung nasa dulo grade 5? Tama! Yan ay half note. So pag half note ang nilagay natin dyan, ano equivalent niya? Yes, ang equivalent niya ay 2 beat pa din. So ibig sabihin, yung isang rhythmic pattern natin ay 2 beats ang laman ng every measure. So, ganun lang kadali yung ating rhythmic pattern. Titingnan mo lang ang time signature para malaman mo kung ano bang note at rest ang ilalagay mo sa bawat measure na nakalaan para sa ating mga nota at rest. Naintindihan ba grade 5? Another example is 3-4 time signature. Ibig sabihin, kinakailangan natin ng tatlong beats sa bawat measure. Tingnan nga natin kung tama ang nilagay nilang mga nota. Quarter note is 1 beat. Quarter note is 1 beat. Quarter note is 1 beat. A total of 3 beats. So tama yung isang measure. So here, we have quarter note ulit, quarter rest, at dalawang 8 note. So ibig sabihin, ang total niya ay, yes, tatlong kumpas pa din. Tama. Here, we have the quarter note and half note. So, pag pinagsama natin yung beat ng half note, which is 2 beats, and quarter note na isang beat, total niya ay 3 beats. So, ibig sabihin, correct yung mga nota na nilagay natin sa bawat measure. Ayan! Sigurado na ako na naunawaan mo na ang ating aralin sa rhythmic pattern. At alam ko na din na mga pagsubok na binigay sa inyo ng iyong guro ay masasagot mo na ito ng tama. Diba, grade 5? Okay, so hanggang sa muli para sa ating aralin sa musika, dito muna tayo mag-